So yun, magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kaibigan. Alam niyo po kasi, kaya po ako gumawa ng video ngayon muli dahil sa tagal kong ako ay nagtuturo sa mga beginners, sa mga talagang zero knowledge. At syempre, sa mga ginagawa kong mga video, may mga nagtatanong din, nagko-comments. Talagang napatunayan ko rin na may mga tao po talaga na kailangan maipaliwanag mo ng husto, maituro mo talaga ng at hangga't maaari ay nakadetalye talaga yung pagtuturo, ano. Kasi mayroon kasing nag-comment dito, no, sa ating YouTube channel. Nagpapaturo siya kung papaano daw ba ang tamang paggamit ng aircon, especially sa Toyota Vios na automatic or yung CVT. Actually po ito, this video, no, ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, kung papaano lang natin sisimplihan na gagamitin ang ating aircon, no. Ito, nandito po tayo ngayon sa loob ng ating unit, ng ating sasakyan, sa kotse. Ito po ay automatic. Mapa-automatic, mapa-CVT or manual transmission, para-pareho lang po yan kung papaano ang paggamit ng tama ng aircon. So ito, mga kaibigan, i-share ko sa inyo, especially dun sa nagtanong, ano. Ito, panoorin nyo po ito at disclaimer lamang po, ano. Ito ho ay para lamang sa mga beginner, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. Kung mayroon man pong nanonood dito ng mga driver na talaga, pwede nyo po itong i-skip itong video na to dahil ito po ay tutorial lamang sa mga new drivers at sa mga beginner na gustong matuto mag-drive. Yung mga gustong magkaroon ng mga ideas, mga tips, yan. So ito mga kaibigan, ano, nandito tayo sa loob ng sasakyan. Ituturo ko sa inyo kung paano lang sisimplihan natin ang paggamit ng aircon. Okay, so as you can see, mga kaibigan, patay pa po ang ating engine. Hindi pa po umaandar. At kumakita nyo dito sa ating harapan, nandito yung switch ng aircon. So ayan, nakasagad yung ating aircon. Yung ibang sasakyan may kulay red, ibig sabihin yun, yun po ay sa warm or mainit yung buga ng hangin dapat. Pero ito ay syempre nasa Pilipinas tayo, so sa malamig lang tayo syempre. Ngayon, ito naman yung ating dial, kumbaga, no, yung lakas ng buga ng hangin. So dito natin siya gagawin. Then ito naman yung magiging flow ng hangin kung saan tatama. Ayan, kung makikita nyo to, so ang direksyon niyan sa ulo lang po. Ito naman sa ulo at saka sa ating paa. Ayan. So ito ay Toyota Vios po ito, ano, kasi yung nagtanong kasi sa automatic daw or CVT na kung paano tayong paggamit ng aircon. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, nakapatay naman yung ating engine. So bago natin buhayin yung makina, sisiguraduhin lang po natin, mga kaibigan, na bago natin i-start ang engine, dapat po naka-off yung ating mga aircon. Katulad nito, naka-off po yan, no, hindi po yan buhay. Kasi ang buhay po yan, ayan, kapag nilagay ko yan sa number 1, automatic naka-on ang aircon. Pero hindi pa po yan gagana, no, hindi pa po yan gagana, no. Kumbaga yung sa madaling sabi, naka-ano na yan, naka-ready na yan, no. Kapag in-start ko yung engine na naka-dial sa number 1 yan, so automatic na, kahit number 2 pa yan or number 3, automatic po ay naka-on na yan, ano. Ngayon, pag in-start ko yung engine, so kasabay yung aircon agad-agad, sasama ka agad yan sa pag-ikot ng engine natin, so bubuga yung hangin, yan. So which is hindi po yan advisable, ano, na gagawin. Kaya nga po, mas maganda nga po, dapat naka-off yung, ano, yung aircon natin bago natin buhayin yung engine. Katulad nito. Ayan, so nakapatay yung engine, nakapatay din yung ating aircon. Binalik ko po yan sa zero. Ayan. Ngayon, bubuhayin ko po yung engine, mga kaibigan. Pag binuhay ko po yung engine, so makina lang po ang nabuhay. Okay? Yung aircon is naka-off pa yan.
Okay, so start natin yung engine. Ayan, so ito po yung susi. Ayan. Okay, kung napansin nyo mga kaibigan, nag-start na po yung engine. Ayan. Ngayon, wala pong bugayan, wala pong hangin. Ayan, wala pa pong hangin na malalabas dyan dahil po naka-off yung ating aircon. So ngayon, kung gusto mong mag-aircon, di pagkakatulad po nito mga kaibigan, ano, na galing sa cold start or yung malamig pa yung makina, pinaandar mo. So makikita mo naman dito sa dashboard is kulay blue. Yan, so ibig sabihin hindi pa masyadong kumakalat yung langis or malamig pa yung engine. So yan yung mga ibig sabihin yan. So ngayon pagka yan ay nawala, no, nag-off yan or nag-disappear na yan yung ating temperature dito. So ang ginagawa ko kasi mga kaibigan, so ito mas maganda ho kasi na buksan yung aircon kapag ka po nawala na yan, nag-disappear na to. Yan. Pero kung sa mga katulad yung normal starting lang naman, no, na galing na sa pag-andar yung makina, pinatay natin, tapos gagamit tayo ng aircon, so hindi na po lalabas yung kulay blue kasi napa-andar na natin yan. Sa galing lang, nangyayari lang po itong gantong mga sitwasyon kapag ka po galing ng pagkakaparada ng matagal, malamig yung makina, so kulay blue po talaga yan. So ngayon, ang gagawin natin mga kaibigan, kapag ka po nawala yung kulay blue yan, so saka po natin bubuhayin yung aircon. Mas maganda po kasi itong gantong advisable, no, na mga habit natin. Pero syempre, sa mga viewers ko dito na nanonood, kung ayaw nyong sundin yung ating tinuturo, so nasa sa inyo na po yon. Dahil sa inyo naman pong sasakyan ang pwedeng magkaroon ng problema dyan. So hindi naman po sa akin, ano. Kung gusto nyo po na nasa tama talaga at maiwasan nyo yung mga problema, mga kaunting problema, so much better na ito po yung gawin natin. So ayan, napansin nyo, nawala na ho. So bubuksan po natin yung aircon, syempre. Pagka inilagay ko yung number 1, automatic may bubugan ng hangin dyan. So ayan. So ayan, buhay na po yan mga kaibigan. So ngayon, kahit ilagay ko sa number 2, ganun pa rin, naka-on pa rin yan, kaya lang medyo lalakas yung buga ng hangin, syempre. So ito, how about kung papatayin natin yung engine? Okay, so marami nagsasabi, bago patayin ang engine, dapat patay na rin ang aircon. Okay, meron naman nagsasabi, kahit patayin yung makina, then patayin na yung aircon. Okay, ganito lang po yung mga kaibigan. Wala pong problema kahit na patayin mo yung makina tapos na iwanan na naka-off yan. Kasi ganito lang po yung kasimple mga kaibigan. Sige, papatayin ko po yung makina na naka-on yung aircon. Okay, patayin ko po yung makina mga kaibigan. Okay, pinatay ko po yung makina pero naka-on yung ating aircon, naka-switch on dito sa ating on and off. Ngayon, pwede po natin yung i-off. Ayan. So, naka-off na po yan mga kaibigan. So, ngayon, pag nag-start ako ng engine, tama po pa rin dahil naka-off yung ating aircon. Ang hindi tama, kung yan ay naka-on, tapos i-start mo yung engine. So, sana nakukuha nyo po yung aking sinasabi, ano? Ayan, so, start ko ulit yung engine mga kaibigan. Ayan. So, ayan, binalik ko po sa zero. Ayan, start ko po ulit. Ayan. Then, tsaka nyo po buhayin yung aircon. So, hindi na po magpapakita yung kulay blue dahil nga po, tapos na po yung ating cold start na tinatawag, ano. Ayan, hindi na po magpapakita yon. So, ayan, pili mo ng buhayin yung aircon. Ayan. So, ganun lang po mga kaibigan. So, kung gusto mo naman, bago mo patayin yung makina, so, i-off mo na to, aircon. Then, tsaka mo patayin yung makina. Okay? So, pwede naman na patayin mo yung makina, then tsaka mo i-off yung aircon. Pag off ng engine, patayin mo yung aircon. Same lang naman mga kaibigan, walang problema. Basta't ang pinag-uusapan natin, bago buhayin ang engine, dapat ito ay naka-off. No, bago buhayin yung engine, dapat naka-off totally ang ating aircon. So yung mga kaibigan, ano, sana ho malinaw sa inyo yung ating video, no. Kung hindi malinaw, i-comment nyo lang dyan at gagawin ulit natin ng video yan para mas maintindihan nyo po. Lalong-lalo na sa mga beginners at sa mga new drivers. So, ilaman po mga kaibigan. Sana nakatulong.